It's been 3 days, 3 days pa lang na wala sila Sonya, but I feel like a zombie already. The month albo is kipang Sonya and night hidden from me, pabalik-balik ako sa bahay nila pero hindi ko na nakita pa ang mag-ina ko. I lost count kung ilang beses akong lumuhad sa harapan ni Cloud, begging him to help me get my family back, but in the end even Cloud is hiding now from me. Bernard, anak, tama na yan, awat sa akin ni Nanay Irang. She's restraining from drink alcoholic drinks, but I don't listen to her, matigas nga ang ulo ko, kaya nga ako iniiwanan ng mga taong mahal ko. Masama ang masyadong alak sa katawan, sabi pa niya na hindi ko naman sinagot. Nagulat na lang ako nang lumapit siya sa akin at punasan ang mga pisngi ko, umiiyak na naman pala ako, manhid na ata ako at hindi ko maramdaman na umiiyak na ako, mas magandang umiyak ka na lang, kaysa ang uminom ng alak, sabi pa nito. Drinking is my remedy, kapag lasing ako nakakatulog ako kahit papaano, hindi ko naiisip na wala sa tabi ko ang mag-ina ko. Kapag ba umiyak ako Nanay Irang babalik na sakin si Sonya, that's the most stupid question I made. Alam ko naman ang sagot doon, bakit hindi mo suyuin, bakit ka tumigil sa pagpunta-punta sa kanila para manuyo, hindi siya babalik kung maglalasing ka na lang palagi dito, I did not answer at all, kasi bullseye na naman ako. I don't know where to start anymore, I can't find them Nanay Irang, they hiding them from me, the month albo are blocking all my ways to my family, para akong batang nagsusumbong sa magulang. Ayusin mo ang sarili mo, kapag nasa matinong pag-iisip ka na alam kong makakaisip ka na ng paraan para makita sila, iyon lang ang maipapayo ko sa'yo. Sa maikling panahon na nakasama ko si Sonya alam ko na hindi ka niya matitiis, mapapatawad ka din niya, dahil alam kong mahal na mahal ka nun. Really, I don't know what I'm gonna do now, 1 week had passed too fast. Sa isang linggo na yon wala akong ibang ginawa kundi magpabalik-balik sa bahay nila Cloud. Lucky me, this day saw Sonya and Knight outside, matagal ko muna silang pinakatitigan mula dito sa loob ng sasakyan ko. I don't know how to approach them, mahabang oras ang pinalipas ko, pinagsawa ko ang mga mata kong titigan ang mag-ina ko, Knight is just sitting beside Sonya and not moving. Ganun din si Sonya, nakatulala lang silang dalawa habang nagpapainit sa araw. Then after an hour or so, Berna came out and took Knight inside the house, I take all the courage in me na lumabas ng sasakyan at lapitan si Sonya. Sonya, mabining tawag ko sa kanya, nakita ko ang pagbabago ng kislap ng mata niya, mula sa blanco na kumislap ng kaunti na naging blanco na naman. Ano na naman ang kailangan mo, ni hindi niya ako magawang tignan habang nagsasalita siya. Look at me please, kahit tignan mo lang ako, okay na ako doon, will not insist myself to you, for now, but can I ask a favor? Wala siyang kahit na anong reaction, pero nagpatuloy ako. Can you be happy now, please not for me but for the baby inside you? Hindi siya dapat maapektuhan ng kalokohan ng tatay niya, I know it is too much for me to ask it to you, but can you love our baby so much, kahit sila na lang ang mahalin mo, okay na ako doon. Nanlilisik ang mata niyang lumingon sakin at mabibigat ang paa na nilapitan niya ako. I can't breath while looking at her this close, God missed her so much, I want to hug and kiss her like forever. Ang kapal ng mukha mong magpakita sakin, pero mas makapal ang mukha mong sabihin sakin yan, anong tingin mo sakin masamang ina sa mga anak ko, mahal ko ang mga anak ko kahit wala silang kilalaning ama, at hindi mo ako kailangang utusan na mahalin sila. Kasi ibibigay ko lahat ng pagmamahal na alam ko sa kanila. Namahalin sila, sumambulat ang galit niya habang nagsasalita. Ikaw lang ang hindi marunong magmahal, kasi makasarili ka, sarili mo lang ang iniisip mo, damdamin mo lang ang iniintindi mo, kaya wala kang karapatan na utusan ako kung ano ang dapat. I know it's the most move I did just to shut her up, kahit may bakal na nakaharang sa pagitan namin, I reached for her and pulled her next to and kissed her. I'm really going to crazily insane if I will not do this to her, I really missed her so bad to the point I can't even stop myself for doing this. I love you Sonya, and I'm very regretful for what I've done, I took all the blame, but let me show you how much love and our children, you can hate me all you want, but I will love you all I want, curse me, hurt me I don't care as long as I love you so much, I will endure everything, aniko nang maghiwalay ang mga labi namin. Hinihingal pa kaming parehas dahil sa tagal na magkahinang ang aming mga labi. Akala ko kahit papaano okay na, pero hindi pa pala, she pushed me away and run, ang sakit na makita siyang tinatakbuhan ka palayo pero sabi ko nga tatanggapin ko.
I looked again to the house, hoping that one of them will go out, and I will able to see them pero wala na. I took my last glance at the house bago ako umalis. Suddenly I don't have the courage to face them. Lalo na si Knight, maybe Nanay Irang is right. I should fix myself first. And I will do it fast, hindi ako papayag na matagalan pa ang kahibanggan ko. I never seen Sonia being pregnant and giving birth tonight. And I will not repeat it to our second child. I will be back, Sonia, when do so, you're mine again, kausap ko sa kanya habang nasa malayo siya. Anong ginagawa mo Bernard, why are you here, hindi ba dapat sinusuyo mo si Sonia, inis na sermon sa akin ni Lolo. He came yesterday after he heard what happened between me and Sonia. Lo, madami na akong trabaho na natambak, I need to work my office off so I can earn a lot of money for my family, magdadalawa na ang anak ko, and besides, milk and diaper are expensive nowadays, kailangan kong doble kayod na kangiti kong biro sa kanya. I smile but not really happy, only Sonia can make me happy like she always doing before. Milk and diaper, ako na ang bahala sa anak mo pagkapanganak ni Sonia, I will provide everything for the baby. Now go and get the woman you love, hindi ka magiging mabuting tagataguyod ng pamilya kung wala naman sila sa tabi mo, sermon na naman niya. Natatawa naman akong lumapit sa kanya at inakbayan ang lolo ko. I will do that, but for now I will let her heal first lolo, hindi ko naman patatagalin, ako nang bahala, thanks sa alok nyo aasahan ko yung gatas ang lampi ng anak ko paglabas niya. Sabi ko sabay halakhak ng malakas. Pero hindi ako masaya, ever since they left me, hindi na ako sumaya. Kay Knight ko talaga ipapamana ang lahat ng ari-arian ko, hanggang kailan ka magiging ganyan at magseryoso ka na sa buhay mo, matanda ka na Bernard, you should act on your age, patuloy pa din na sermon ni Lolo. Pie Lolo, matanda na ako, pero mas matanda ka naman sakin, biro ko pa din, nakita ko kung paano siya sumimangot sakin. You didn't learn your lesson, I think, mahinang tura ni Lolo pero rinig na rinig ko naman. No, Lolo I already learned my lesson, in the hardest way, bulong ko din. It's been 2 weeks since the last time I saw Sonia, and it's almost 1 month when they left me. The day passing through is killing me, pero tinitiis ko, dahil parusa ko ito sa lahat ng katangahan na nagawa ko, I'm just working good today. Papagurin ko ang sarili ko sa maghapon na trabaho para pag-uwi ko sa kondo makakatulog na ako, but that never happened to me. Kahit na lumipat ako pansamantala sa kondo, para hindi ko maisip sila Sonia wala pa din, paghiga ko siya pa din ang hinahanap ko. Konting tiis pa Bernard, kausap ko sa sarili ko, konting tiis pa, makikita at makakasama ko na kayo ulit. Madam samahan ka na namin pagpupumilit nila Letty at Misty. Nas ando na namin ang anak ko, actually ang problem ko lang sa school niya, balak ko kasi unahan si Bernard mukhang may balak mamayang gabi. Buntis kasi ako, napapansin ko na yon matagal na, kaso lang di ako sigurado at irregular naman kasi ang menstruation ko. Pero alam ko din sa sarili ko na madali lang akong malagyan kasi nga si Knight isang gabi lang nabuo na. Nagkalakas loob lang akong mag-PT nang pansinin na ni Bernard ang tiyan ko, kung wala pa din daw bang laman. Hindi na, kami na lang ni Knight ang bahala doon. Di kami tatakas ano ba, kayo na bahala sa bahay ha. Yung bilin ko, excited ako kasi bukod sa aayain ko ng date si Bernard may surprise pa sa bahay. Gusto kong i-celebrate ang pagbubuntis ko, kasi noong si Knight wala naman kasi akong pera noon kaya di ko nagawa, isa pa wala naman kasi ako kasama noon para i-celebrate ang pagbubuntis ko, missing ang tatay ng anak ko noon. Ngayon kasama ko ang tatay ng dinadala ko, kaya gusto kong ma-experience kung gaano kasaya kapag nalaman ni Bernard na magkakaanak na kami. Kahit di perpekto ang simula namin alam ko magiging buong pamilya kami, ramdam ko naman na tanggap niya si Knight bilang anak niya, nakikita ko kung paano niya alagaan at mahalin si Knight na parang anak na niya, kaya tigil na ako sa pantasya kung makikita namin ang tatay ni Knight, kasi para sa akin si Bernard na ang tatay ng anak ko, di man sa dugo, at least sa puso mag-ama sila. Madam may tawag po kayo si Sir Cloud Bulong ni Misty. Bakit nang banggitin niya ang pangalang Cloud na mumula siya, hi na kulam alab life na si ating Misty. Hello, kulog siguraduhin mo lang na importante ang sasabihin mo sa akin kundi may kutos ka sa akin pag nagkita tayo, busy ako para lang sa kaalaman mo. Ate, halos pabulong lang ang pagkakasabi niya pero nakapagpatigil sa pagtalak ko. Cloud wrong sent ka ata, ay este wrong dial, sagot ko.
Narinig ko pang something hot singhot si Cloud sa kabilang linya, umiiyak ang loko. Hoy, anong problema mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Sakto naman na nasa tapat na kami ng building ng opisina ni Bernard, di tuloy ako makababa. Ayokong maglakad na may kausap sa phone, baka madapa ako, buntis pa naman ako ngayon. Ate, ulit na naman niya, this time sure ako, umiiyak siya. Cloud, ano ba, nakakainis ka na, mahabang katahimikan ang namayani bago siya nagsalita. We found our missing sibling Sonia, aniya ng Mahi masmasan siya. Napakunot ang noo ko, ano naman connect ko sa pagkakahanap ng kapatid niya, abaka kasi sa sobrang saya niya gusto niyang i-share sa akin, friends na kasi kami ngayon, tapos. Di siya sumagot, alam kong nasa linya pa ang tawag niya kasi naririnig ko pa ang pagsinghot niya. Cloud, ako ay naiinip na, nandito ako sa opisina ni Bernard, may date kami kasi buntis ako, ninong ka ha, masaya ko pang sabi sa kanya, congrats, ate. Ang kulit ng isang ito, panay ang tawag ng ate sakin, hoy. You're our missing ate, Sonia, we're family, kapatid kita Sonia, pigil niya sa iba ko pang sasabihin. Naguluhan ako, paanong nangyari yun, tatay mo ang daddy namin, patuloy niya, paanong nangyari yun, hindi ako makapaniwala. Dad, is looking for your mom since really don't know when. Basta bata pa lang kami, hinahanap na ni dad ang nanay mo. Then one day may nakapagturo kung nasaan ang nanay mo, but sadly she's dead already, but dad never give up looking for you. Last week dad came home from the province, sabi niya nakita na niya ang kapatid namin, but still missing kasi sa picture niya lang daw nakita. Dad hide the picture Sonia kasi gusto niya siya ang makakita sayo without getting our help, but accidentally saw it today, and it's you Sonia, ikaw ang nasa picture na hawak ng dad ko, mahabang paliwanag ni Cloud. Ako naman hindi makapaniwala, natulala na lang ako habang nakikinig sa kanya, ni Sahin agap di ko inisip na makikilala ko pa ang tatay ko. Sonia, tawag sakin ni Cloud, huminga ako ng malalim, pero nanikip bigla ang dibdib ko, di ako makahinga sa nalaman ko. Cloud, pwedeng sa ibang araw na lang tayo mag-usap, ang gulo. Kasi nakakabigla, otel-otel kong sagot, pumayag naman siya at tinapos ang tawag niya sakin, nakatulala pa din ako at hindi makakilos. Nanay kong sexy, bakit po, tanging si Knight lang ang nagsalita kaya napabalik ako sa present time. Nakatitig na pala sila sakin ngayon, nagtataka sila, nginitian ko na lang sila, di ko muna sasabihin ang nalaman ko. Wala, may nadagdag na surprise si nanay, mamang maliit ko, pilit kong pinasigla ang boses ko. Tuwang-tuwa naman ang anak ko kahit di ko pa sinabi sa kanya kung ano yon, tinuloy ko ang pagpunta sa opisina ni Bernard. Habang naglalakad na kami papunta kay Bernard, naharang kami ng ibang empleyado ni Bernard, at tuwang-tuwa na nakipagbatian sa anak ko, nagpaiwan pa nga si Knight, kampante naman ako dahil ilang beses ko nang nadala dati si Knight dito kaya kilala na siya ng mga tao dito. Pagdating ko sa mismong opisina ni Bernard, wala si Vincent sa lamesa niya, di ko tuloy alam kung nasa loob si Bernard, di ko na kasi siya tinawagan at surprise nga ang gagawin kong pagdating dito. Kakatok na ako sa pinto nang mapansin kong nakabukas pala ito, tutulak ko na lang sana nang marinig kung may kausap sa loob si Bernard. Madali mo lang masasabi kay Sonia ang lahat kung mahal mo siya, di ako sure kung sino ang nagsalita. Pero bakit ganon, kinilig ako, sabi kasi noong lalaki mahal ako ni Bernard, pero may kasamang ka ba ang pakiramdam ko? Mahal ko na nga siya, at dahil mahal ko siya mas mahirap para sa akin na sabihin sa kanya ang totoo na ako talaga ang tatay ni Knight, na nagsinungaling ako at niloko ko siya, si Bernard ang sunod na narinig ko. Nanlambot bigla ang mga tuhod ko sa nalaman ko, buti na lang malapit sa pinto ang lamesa ni Vincent, doon ako kumuha ng suporta, namanhid ang buong katawan ko, na parabang nabingi ako bigla na wala akong ibang marinig kundi ang sinabi ni Bernard. Na siya ang totoong tatay ni Knight, na nagsinungaling siya sa akin. Kailangan ko nang umalis dito, hindi ko kayang makita ang pagmumukha ni Bernard. Ang sakit, ang tagal na namin magkasama, may ilang buwan na ang lumipas nang una kaming nagkakilala. Nagpabuntis pa ako sa kanya ngayon, tapos pagtalikod ko alam kong hilim na ng luha ang mukha ko, tapos hahakbang na ako nang mapansin ko ang CCTV camera dito. Alam kong makikita at makikita ni Bernard ang video na ito. I hate you so much, Bernard, hindi ko alam kung paano ako nakaabot ng mall. Nanay, bakit po di natin kasama si tatay, tak ang tanong ni Knight.
Kanina pa kami palakad-lakad na mag-ina, nang mapagod ako at may nakita kong bench na upo kami. Gulong-gulo ang isip ko, ang daming mga bagay na nabago sa akin. Ang tatay ko, na may tatay pa ako. Tapos may mga kapatid ako. Tapos ang tatay ni Knight. Tapos buntis ako, at galit ako sa tatay ng anak ko. Ano bang meron sa araw na ito, bakit puro tatay, nanay? Nang lingunin ko si Knight, nakatingala lang siya sakin at nagtatakang nakatitig. Tapos bumaba ang tingin ko sa braso ng anak ko, nakakabit pa doon ang bracelet na bigay ni Bernard, naalala ko may tracking device ito, tapos ang cellphone ko meron din. Ayokong makausap si Bernard o makita man lang ang sakit ng ginawa niya sakin. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Cloud, pinapanta ko siya kung nasaan kami ngayon. Tapos kinuha ko ang kamay ng anak ko kung nasaan ang bracelet niya. Wag po nanay, sabi po ni tatay po, wag ko po daw pong aalisin po ito, awat ni Knight sa akin. Ako ang sundin mo Knight, ako ang nanay mo, sermon ko sa kanya. Pilit na hinihila ni Knight ang braso niya at ayaw niyang pumayag na ipaalis ang bracelet niya. Isa Knight, di na natutuwa si nanay, banta ko sa kanya. Pero po nanay, sabi po ni tatay, hindi siya ang tatay mo. Patay na ang tatay mo, naiintindihan mo ba? Sigaw ko sa kanya, ito ang unang beses na nasigawan ko siya, kaya agad akong natigilan nang bigla siyang umiyak. Tahan na anak, nabigla lang si nanay, pag-aalo ko sa kanya, yayakapin ko na sana siya pero nagpumiglas siya. Siya po ang tatay ko po, sabi po niya po, siya po ang tatay ko po, nanay si tatay po ang totoo kong tatay, aniya sa pagitan ng pagiyak niya. Natigilan naman ako sa sinabi ng anak ko, anong sabi mo Knight, pakiulit mo nga anak. Yung tambol ng dibdib ko abot-abot ang kaba para nang lalabas sa dibdib ko ang puso ko. Sabi po ni tatay, siya po ang totoo kong tatay, na siya daw po ang nagbulkanis sa inyo noon po, ulit niya sa unang sinabi niya. Parang gustong gumuho ng mundo ko, kailan mo pa alam, umiiyak ko ng tanong sa kanya. Matagal na po, nung una ko po makita po si tatay po, sagot niya na nagpaguho ng mundo ko. Meron pa bang kasunod ang mga nalalaman ko ngayon, sana yung pinakamalala ngayon na din. Para isang bagsakan na ang sakit, alam mo na pero bakit di mo sinabi sakin, sigaw ko naman sa anak ko. Wala na siyang naisagot pa, basta umiyak na lang siya ng umiyak. Sa galit ko kahit masaktan at umiyak ng umiyak si Knight, pilit kong inalis ang bracelet niya. Kasama ang cellphone ko, itinapon ko sa basurahan ang mga gamit namin ni Knight. Sakto namang pagdating ni Cloud, sumama kami sa kanya kahit na todo iyak si Knight, at pilit na nagpapahatid kay Bernard, hindi ko hahayaan na makalapit pa si Bernard saming mag-iina, galit ako kanina pero mas galit ako ngayon. Tinuruan ni Bernard ang anak kong magsinungaling at lokohin ako, at iyon ang hindi ko matanggap kahit kailan.